Masakit ang ulo na inilagay ni Amor ang binalot na tinapa at tuyo sa bilao. Magtitinda siya ngayon sa bangketa at mga bahay-bahay para meron silang pambili ng bigas. 21 anyos na siya, working student, mapagmahal na anak at ate sa bunso niyang kapatid na si Arman. Nagtitinda siya ng tuyo at tinapa tuwing araw ng Sabado at Linggo. Tuwing holiday naman ay tinutulungan niya sa paglalabada ang kanyang ina. Sobrang hirap pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral, ngunit wala sa vocabulary niya ang salitang pagsuko. Dahil naniniwala siya na edukasyon ang susi para makaahon sa kahirapan. Ulila na siya sa ama dahil namatay ito noong siya ay 18 anyos pa lamang. Inatake sa puso ang ama niya habang ito ay naghahalo ng semento sa isang construction site na pinagtatrabahuhan ito. Inay, aalis na po ako. Magalang na paalam niya kay Aling Imelia. 55 anyos na. Anak, bakit nagtitinda ka? Masakit ang ulo mo, hindi ba? Eh magpahinga ka na muna, bukas ka na lang magtinda. Nag-aalala na tanong nito sa kanya. Inay, kailangan ko pong magtinda para may pambayad sa graduation fee ni Arman. Sabi po ng teacher niya kahapon, kailangan na po nating bayaran ng sablay, tapos may ambagan pa sa upuan. Sumasakit na nga po ang ulo ko kung saan tayo kukuha ng pera pambayad ng tubig at ilaw natin. Katapusan na ng July pero wala pa rin akong ipon. Sige nanay, aalis na po ako. Eh sige anak, mag-iingat ka. Agahan mo ang pag-uwi para hindi ka abuti ng malakas na ulan. Medyo madilim ang langit, siguradong uulan mamayang hapon. Sana nga po inay, maubos agad tong paninda kong tuyo at tinapa. Sunong ang bilao sa ulo na lumabas siya ng bahay. Lalong sumasakit ang ulo niya nang makalanghap siya ng alikabok at usok galing sa tambutso ng mga sasakyan. Bili na po kayo ng tinapa, bagong luto po ito. Bili na rin po kayo ng tuyo na hindi masyadong maalat. Masarap po itong pang-ulam sa sinangag at panglahok sa gulay. Malakas na sigaw niya. Napapikit siya ng paulit-ulit na pumitik ang kanyang ulo na parabang mabibiyak iyon sa sobrang sakit. Ate, pabili ng 1/4 na tuyo at saka tinapa. Malakas ng sigaw ng isang babae sa kabilang kalsada. Nahihilong naglakad siya sa pedestrian lane ngunit napatigil siya bigla sa paglalakad at nabitawan niya ang bilao nang biglang nagdilim ang kanyang paningin. Damn it! Malakas na sigaw ni Alex at mariing tinapakan niya ang preno nang bumagsak sa gitna ng kalsada si Amor. Nagtatagis ang mga ngipin na bumaba siya ng sasakyan. Nilapitan niya ang babae at tinapik ito sa pisngi. Miss, are you okay? Medyo malakas na tanong niya. Ngunit hindi ito sumasagot. Umiiling na sinalat nito ang noo at leeg ng babae. Shit! Napakatanga naman ng babaeng to para magtinda kahit may sakit. Umiigting ang panga na komento niya sa nakakaawa nitong kalagayan. Binuhat niya ang dalaga. Iniwan niya sa gitna ng kalsada ang tinda nitong tinapa at tuyo. Pinatakbo niya ng mabilis ang sasakyan papunta sa isang private hospital. Sinalubong siya ng mga nurse, tulak-tulak ang stretcher at inihiga roon ang dalaga. Sir, ano pong pangalan ni ma'am? At kaano-ano ka po niya? Magalang na tanong sa kanya ng isang nurse. You know what? I really don't know her. Napulot ko lang siya sa gitna ng kalsada. Actually, hinimatay siya habang nagtitinda ng tuyo at tinapa. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ganun po ba? Pakipermahan mo na lang po tong admission form. Pahingi rin po ng valid ID. Saka, hindi ka po pwedeng umalis hanggat hindi pa nagigising si ma'am. Policy po kasi ng hospital na i-secure ang seguridad ng pasyente. Nairita siya sa sinabing iyon ng nurse at sinimangutan niya ito. So you're trying to say na ako ang dahilan kung bakit hinimatay ang babaeng to? Do I look like a bad person to you? Tell me, mukha ba akong gangster? Mariin na tanong niya gamit ang mahinang boses. Sir, sinusunod ko lang po ang patakaran ng hospital. Pasensya na po, wala po akong ibang ibig sabihin doon. Namumutla ang muka na pagpapaliwanag naman ito. Fine, ihirap mo sa akin ang pinakadalubhasang doktor dito sa hospital.
Pinakamahal na kwarto rin ang kukunin ko. Babayaran ko ng cash yun. Now move, asikasuhin mo ng pasyente. Siguraduhin mo na magiging okay siya. Salubong ang kilay at mainit ang ulong utos niya sa nurse. Kumukulo naman ang dugo niya ngayon dahil napornada ang pagpunta niya sa bahay ng kanyang fiance na si Monica. Miss na miss na niya si Monica dahil 1 month itong nagbakasyon sa Singapore na hindi siya ang kasama. Sir, umupo ka po. Kami na po ang bahala kay ma'am. Marahan siyang tumango bago siya umupo sa isang bangko. Pinanood niya ang ginagawa ng mga nurse. Nakahinga siya ng maluwag nang makabitan na ng dextrose ang babae at matusukan ito ng paracetamol. Sir, dadalhin na po namin sa kwarto si ma'am. Doon mo na lang po hintayin ang lab test result niya. Okay. Tipid na sagot niya at sinabayan niya sa paglalakad ng nurse papunta sa isang private room na kinuha niya. Inihiga nila sa kama ang babae habang pinagmamasdan niya ang problemado nitong mukha. Kayo manggi ang balat ni Amor. Makapalang kilay at mahaba ang pilik mata. Medyo matangos ang ilong. Ang labi naman ito ay manipis na medyo maputla at halatang halata na kulang sa dugo. Miss, anong pangalan mo? Saka, saan ang asawa mo o boyfriend mo? Bakit pinabayaan ka niya? Ay, Alex, umayos ka nga. Huwag mong kausapin ang babaeng tulog na yan. Hindi yan sasagot dahil hindi kanya naririnig. Umiiling na sigaw niya sa isipan niya. Kumikibot ang labi na umupo siya sa mahabang sofa. Hinihintay niya na magising ang babae upang siya'y makauwi na. Sa kabilang ibayo naman ay nag-aalalang nakadungaw sa bintana si Aling Emelia. Iniisip niya kung maayos ba ang kalagayan ngayon ni Amor dahil sobrang lakas ng ulan at kulog at gumuguhit din sa langit ang matatalim na kidlat. Lahat ng ina ay katulad ni Aling Emelia. Nag-aalala at hindi mapakali kapag hindi nila nakikita at nakakasama ang kanilang anak. Kaya naman bilang isang mabuting tao ay irespeto natin ang bawat isa upang lumaganap ang pagmamahalan sa buong daigdig. Nahihilong dumilat si Amor. Muli siyang pumikit nang masilaw siya sa liwanag ng ilaw. Diyos ko, nasan ako? Bakit ako nakahiga? Nagpapanik na sigaw niya. Kaya naman nagising si Alex. Miss, are you okay? Why are you screaming? And please stop moving. Huwag kang malikot, baka dumugo yung nasa dextrose mo. Hindi niya sinagot ang tanong ng lalaki. Naiiyak na tinitigan niya ang dextrose at pinagmasdan niya ang loob ng kwarto. Anong nangyari? Bakit nasa hospital ako? Saka, bakit sa private room ako nakahiga? Hindi ko naman kayang bayaran to dahil wala akong pera. Hysterical na sigaw niya. Miss, can you please calm down? Lalo kang lalagnatin kung patuloy mong iisipin ang problema mo. Saka huwag mong intindihan ng hospital bill dahil ako ang lahat na magbabayad nun. Mahinahon na pagpapaliwanag nito. Talaga? Ikaw ang magbabayad ng hospital bill ko? Bakit? Ibinenta mo na ba sa sindikato ang kidney ko? Kaya dinala mo ako rito sa hospital? Umiiyak na pagtawa niya habang binabanggit ang mga salitang iyon. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng lalaki dahil uso ang mga manluloko at scammer ngayon. Alam niya na maraming tao ang napapahamak dahil sa mga budol-budol. Miss, I'm not lying. Kung gusto kitang saktan, dapat sa hideout ng sindikato kita dinala at hindi rito sa hospital. Look, I'm just trying to help you because you're sick. Natumba ka sa gitna ng kalsada habang umuulan kaya tinulungan kita. But if you don't want my help, then fine. Haalis na ako, iwanan na kita rito sa hospital. Goodbye. Teka, sandali lang. Huwag ka namang umalis. Wala talaga akong pambayo dito sa hospital. Kung pwede sana, kausapin mo na yung doktor para makauwi na rin ako. Baka lumaki pa yung bill ko . Gusto mo na umuwi? Nilalagnat ka pa at nanghihina . Mamamatay ka kung magpipilit ka na umalis dito sa hospital. Ang mabuti pa, ibigay mo sa akin ang number ng boyfriend mo o asawa mo o kaya naman ang parents mo. Tatawagan ko sila para malaman nilang andito ka sa hospital. Wala akong boyfriend. Ang mama ko naman, wala siyang cellphone. Si Papa matagal nang patay. Malungkot na sagot niya sa tanong nito. I'm so sorry for your loss.
Hindi ko alam na sobrang lungkot pala ng buhay mo. Malungkot ang mga mata na saad naman ito. Anyway, tell me your complete address. Susunduin ko ang mama mo para maalagaan ka niya. Tumigil siya sa pag-iyak at tinitigan niya ito sa mga mata. Bakit ko naman sasabihin sa iyo kung nasan ako nakatera? Malay ko bang isa kang sindikato? Wala akong idea kung taga saan ka at bakit mo ako tinulungan. I'm so sorry for not trusting you, ha? Nag-iingat lang ako, alam mo na maraming manluloko ngayon. Ang mabuti pa, tawagin mo na yung doktor para makapagpaalam na ako. Okay, fine. Tatawagin ko na ang doktor at I want you to know na wala akong pakialam sa iniisip mo. I don't really care kung masamang tao ang tingin mo sa akin. Salubong ang kilay na pagpapaliwanag nito bago nito pinindot ang intercom. Hello, this is Alex Morales from Room 05. Gusto kong ipaalam kay Dr. Castro na gising na ang pasyente ko. I want him to be there immediately. Nagulat siya at napanganga matapos niyang marinig ang pangalan nito. Ikaw? Ikaw si Alex Morales? Ang may-ari ng Morales Jewelry Shop and Pawn Shop dito sa bayan ng San Miguel? Yes, I am. Wala nang iba. Nakatikwas ang kilay at confident na sagot nito. Kulang na lang talaga ay isigaw nito sa mukha niya ang salitang pahiya ka, no? I'm so sorry. Hindi ko sinasadya na husgahan ka. Hindi ko lang talaga ugali na magtiwala agad sa isang, alam mo na, estranghero. Namumutla ang mukha na saad niya. Damang-daman niya ang paggapang ng kahihiyan sa buo niyang katawan. Kabilang sa mayamang angkan ang pamilya Morales dito sa bayan ng San Miguel. Marami silang negosyo at lupain kaya naman hinahangaan sila ng mga tao. I don't need your sorry, miss, because all I need is your cooperation. Magpahinga ka rito sa hospital para gumaling ka na kaagad. Pero kung mag-iinarte ka, dadalhin kita sa sementeryo para magising yung brain cells mo na ibinabaon sa lupa ang katawan mo dahil sa malubhang sakit. Nakatitig sa mukha niyang paliwanag nito. Yumuko siya at tatlong beses na tumikim para alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Mr. Morales, maraming salamat sa tulong mo. Pangako, simula ngayon, hindi na kita pag-iisipan ng masama. Pero kailangan mo akong tulungan na makauwi na sa bahay dahil gabi na, siguradong nag-aalala na sa akin si Inay at saka si Arman. Sino naman si Arman, asawa mo? Ang kulit mo naman eh. Wala nga po akong asawa. Anak ko si Arman. What? May anak ka na? Gulat na tanong nito. Akala ko ba wala kang boyfriend? Saka ang bata mo pa para magkaroon ka ng anak. Ang OA mo naman. Nagbibiro lang ako. Bunsong kapatid ko si Arman. Nakatira kami sa squatter area. Pagtitinda ng tuyo at tinapa ang trabaho ko. Si Inay naman naglalabada sa karatig bahay namin na may kaya sa buhay. Okay. Nagulat ako dahil buong akala ko talaga pumatol ka sa lalaking irresponsable. Mahilig lang pumatong pero tamad magtrabaho. Natameme siya sa kaprangkahan ng binata at namumula ang pisngi na yumuko siya. Pwede mo bang kausapin si mama? Sabihin mo sa kanya na na-confine ako sa hospital na to. Okay. Pupunta ako sa squatter area mamayang gabi. Pagkatapos mo, kumain at uminom ng gamot. Anyway, what's your name? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko alam kung ano bang pangalan mo. Ah, pasensya na po. Ako si Amor Caballero, 21 years old na ako. Third year college sa kursong Bachelor of Secondary Education. Taas noong sagot niya sa tanong nito. Ganun ba? Nice to meet you, Amor. I want you to know that I am willing to help you from the bottom of my heart and soul. Napatigil si Alex sa pagsasalita nang pumasok na sa loob ng kwarto ang isang gwapong doktor. Good evening, everyone! Nakangiting bati ng doktor bago ito nagtanong. Miss, kamusta ang pakaramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Yung nahihilo, opo, medyo po. Nanghihina at medyo masakit pa po yung ulo ko. Fatigue and lack of sleep ang sakit mo. Medyo mababa rin ang hemoglobin mo based sa CBC result mo. Kailangan mo magpahinga. Matulog ka ng tama, kumain ng masustansyang pagkain sa tamang oras at uminom ng vitamins. Inumin mo rin ang gamot na ibibigay sa'yo ng nurse pagkatapos mong kumain.
Sa ngayon, hindi ka pwedeng umuwi dahil kailangan mong mag-bedrest dito sa hospital para lumakas naman yung immune system mo. Sabihin mo na rin sa nurse ang personal information mo para maayos na ang admission form mo. Ay, salamat po, Doc. Susundin ko pong lahat ng payo nyo. Very good. By the way, Mr. Morales, thank you so much sa pag-aalaga mo sa maganda nating pasyente. Palagay ko, mabilis siyang gagaling dahil inaalagaan mo siyang mabuti. Plus bonus pa yan, kagwapuhan mo. Nakangiting pagbibiro naman ito kay Alex. Sige, magra-rounds na ako sa ibang pasyente ha. See you tomorrow, guys. Maaliwalas ang mukha na pinagmasdan niya ang sexing paghakbang ng doktor palabas ng kwarto. Do you like him? Ha? Yeah, crush mo ba si Dr. Castro? Titig na titig ka sa gwapo niyang mukha na para bang gusto mo siyang halikan. Hindi ko crush si Dr. Castro ah. At wala rin akong panahon na magpa-cute sa lalaki dahil nakafocus ang utak ko sa pagtatrabaho at pag-aaral. Wow, that's very good. Mas mabuti nga na mag-focus ka sa pag-aaral mo upang matupad mo yung mga pangarap mo. Anyway, kumain ka na tapos uminom ka na ng gamot. Marahan siyang tumango at nagpilit siyang bumangon ngunit hindi niya kinaya. Stay in bed, amor. Susubuan kita upang hindi ka na mahirapang kumain. Kinuha ni Alex ang food tray, ipinatong sa ibabaw ng kama at sinubuan siya ng mainit na sopas. Namumula ang pisngi at nahihiyang nilunok niya ang pagkain. Dahil naiilang siya sa mainit nitong balat, gwapo nitong mukha at nakakapaso nitong mga mata. Amor, don't be shy. Ubusin mo tong sopas para lumakas ka na. Sige, salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Inubos niya ang sopas at uminom siya ng tubig at saka ng gamot. Matulog ka na. Aalis na ako, pupunta ako sa bahay ng nanay mo. Mamayang hating gabi na ako makakabalik. Sige, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Nakangiting tumango naman si Alex at kinumutan siya nito ng maayos bago ito lumabas ng kwarto. Maraming salamat, Panginoon. Binigyan mo ako ng superhero na mag-aahon sa akin sa kahirapan. Mahinang bulong niya bago siya natulog. Malungkot na pinagmasdan ni Alex ang maliit na bahay na yari sa pinagtagpitang pingyero. Nahahabag siya sa magulo at maduming lugar na tirahan ni Amor. One of these days, patatayuan ko ng maayos na bahay ang mga taong nakatira sa lugar na to. Nakangiting bulong niya sa kanyang sarili. Lumapit siya sa pinto at kumatok siya ng malakas. Tao po? Tao po? Arman, nandyan ka ba sa loob ng bahay? Tumigil siya sa pagkatok at pagsigaw nang bumukas ang pinto. Lumabas doon ang matandang babae at batang lalaking umiiyak. Kuya, bakit po alam ninyo ang pangalan ko? Tiyuhin po ba kita? Umiiyak na tanong ni Arman. Hindi mo ako tiyuhin, pero kaibigan ako ng mama mo. Pumunta ako rito sa squatter area upang ipaalam sa iyo na naka-confine ngayon sa hospital ang kapatid mo dahil nilalagnat at nanghihina siya. Malumanay na sagot niya sa tanong nito. Pumalahaw ng iyak si Arman at umupo ito sa sahig. Ate ko, kawawa ka naman po. Nagkasakit ka dahil nagtitinda ka ng tuyo at tinapa kahit umuulan para magkaroon ako ng pambayad sa graduation fee. Naaawang kinarga niya si Arman at pinunasan niya ng panyo ang pisngi nito na basang-basa ng luha. Totoy, tumigil ka na sa pag-iyak mo. Okay na ang ate mo, malakas na siya. Saka ako naman ang magbabayad ng sablay at graduation fee mo. Ako na rin ang sasama sa'yo sa moving up ceremony nyo para hindi ka nag-iisa ron. Okay ba yon? Mister, bitawan mo ang anak ko. Huwag mo siyang hawakan dahil hindi ka naman namin kakilala. Ang mabuti pa, ibang tao na lang ang utuin mo kasi hindi ako naniniwala na mayroon pang taong mabait na kagaya nyo sa panahon ngayon. Napangiti siya sa sinabi ni Aling Emelia. Imbis na mairita siya sa kaprangkahan nito. Inay, sa'yo po pala nagmana si Amor, ano? Katulad mo rin siyang hindi basta-basta nagtitiwala sa estranghero. Ako po si Alex Morales, ang may-ari ng Morales Jewelry Shop and Pawn Shop. Nakita ko po ang anak mong hinimatay sa gitna ng kalsada habang umuulan ng malakas. Dinala ko po siya sa hospital kanina. Maniwala ka po sa akin, hindi po ako masamang tao. Ikaw ba kamo si Alex? Ay Diyos ko, iho, pasensya ka na sa inasal ko. Hindi ko sinasadyang sungitan ka. Nahihiya na paliwanag naman ito.
Okay lang po yun. Ganito po talaga ang cycle ng buhay. Hindi dapat tayo magtiwala kagad sa isang estranghero para hindi tayo nabubudol. Tama yun. Kilalanin muna nating mabuti ang tao na ating kakausapin upang hindi tayo maloko at mapahamak. Palagi nating tatandaan ang kasabihan na walang maloloko kung walang magpapaloko. Always act confidently and think wisely for your own safety. Natutuwa ako na makilala ka, Alex. Ako naman pala si Emilia. Ito naman, anak ko, si Arman. Nice to meet you po, inay. Nakangiting tinanggap niya ang kamay nito at nagmano siya. Tama yon. Magmano tayo palagi sa matatanda tuwing tayo ay darating sa bahay. Isang simpleng kaugalian iyon ng pagrespeto at paggalang. Sana lang sa panahon ngayon ay ma-preserve pa natin ang kaugaliang ito bilang mga Pilipino. Kaawaan ka ng Diyos, iho. Thank you po, inay. Pumunta na po tayo sa hospital, gabi na po. Baka hindi na tayo papasukin ng security guard kapag dumating tayo ron ng madaling araw. Eh, sige iho, tayo na. Pinatay ni Aling Emilia ang ilaw at inilak nito ang pinto bago ito tuluyang lumabas ng bahay. Kinarga niya si Arman at inuupo ito sa shotgun seat. Si Aling Emilia naman ay umupo sa backseat. Pinatakbo niya ang sasakyan nang may katamtamang bilis sa gitna ng kalsada. Hindi niya ugali na tumulong sa ibang tao ngunit naantig ang puso't kaluluwa niya matapos niyang marinig ang malakas na pag-iyak ni Arman. Para sa kanya, hindi dapat ito nahihirapan dahil anghel ito na dapat mahalin at alagaan. Karapatan ng bawat bata na mahalin, alagaan at bigyan ng maayos na buhay. Kaya naman mag-ipon muna tayo bago tayo mag-asawa upang hindi kawawa ang mga bata paglabas dito sa mundong ibabaw. Maayos na ipinarada niya ang sasakyan sa parking lot ng hospital. Ini-unlock niya ang pinto. Lumabas si Aling Emilia. Kinarga naman nito si Arman. Pumasok sila sa entrance ng hospital at nagpunta sila sa private room na okupado ni Amor. Naabutan nila ang tulog na dalaga. Maaliwalas ang mukha nito kumpara kaninang umaga. Iniupo niya si Arman sa gilid ng kama at marahang hinaplos nito ang pisngi ni Amor. Ate, gising na po. Andito na po ako sa tabi niyo. Napangiti siya ng marahan na dumilat ang dalaga at muli itong pumikit dahil sa liwanag ng ilaw. Arman, ikaw na ba yan? O nananaginip lang ako? Yes ate, ako po ito. Yung gwapo niyo pong kapatid. Please open your eyes ate para makita mo na yung kagwapuan ko para gumaling ka na. Bunso, napakabibo mo pa rin talaga. Nakangiting saad ni Amor. Aliw na aliw ito sa pagiging masayahin at energetic ni Arman. Siyempre, mana ako sa'yo ate. Halikan mo nga po ako sa pisngi para makasigurado ako na magaling ka, no? Sige nga, halika nga dito. Lumapit ka sa akin para mahalikan kita. Lumundag naman sa tuwa ang puso niya nang lumapat ang labi ni Amor sa pisngi ni Arman. Feeling niya ang hinahalikan ng dalaga ay siya. Ang weird, di ba? Na-a-attract siya sa labi ng ibang babae samantalang meron siyang fiancé na si Monica. Umiiling na lumayo siya sa kama upang pakalmahin ang puso niya na kumakabog ng mabilis. Sir Alex, maraming salamat. Dinala mo rito sa hospital si Inay at saka si Arman. Makakatulog ako ng mahimbing dahil kasama ko sila. You're welcome. Matulog ka na lang ulit. Bukas na tayo mag-usap. Katabi mo na sa pagtulog si Nanay Emilia. Matutulog naman kami ni Arman dito sa kabilang kama. Okay, good night, my superhero. Namula at uminit ang tigkabila niyong pisngi nang umiti si Amor ng ubod ng tamis. Parang teenager na tumaas ang makapal niyang kilay dahil sa sobrang kilig. Diyos mio, Alex, kinikilig ka talaga sa sweet smile ni Amor. Pambihira. Mas maganda at mas matamis naman ang ngiti sa kanya ni Monica. Umiikot ang eyeballs na sigaw niya sa kanyang isipan. Good night, Amor. Sleep tight. Seryosong saad niya dahil ayaw niyang ipahalata na namemesmerize siya sa sweet smile ni Amor. Binuhat niya si Arman at inihiga niya ito sa kama at saka kinumutan bago siya humiga sa tabi nito. Tito Alex, magdasal po tayo bago matulog.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po dahil may nakilala si ating superhero, tsaka mabait at tsaka gwapo. Thank you po ulit, tinupad mo po ang wish ko na magkaroon ng kuya sa moving up ceremony ko. Sana po maging tunay na kuya ko na si Tito Alex dahil sigurado po ako na mabait siya. Good night po, Panginoon. See you tomorrow. Natutuwang niyakap niya si Arman at hinalikan ito sa noo. Nagising si Amor nang tumama ang sikat ng araw sa inaantok niyang mga mata. Napangiti siya nang makita niyang magkayakap si Alex at Arman. How I wish na sana maging asawa ko siya. Nangangarap naman na bulong niya. Good morning, Amor. Nag-e-enjoy ka ba na pagmasdan ng mukha ko? Ay, Diyos ko! Nagsalita ang gwapo kong superhero. Gulat na saad niya. Napanganga siya nang kumindat at humagalpak ng tawa si Alex. You are very funny, Amor. I am glad na magaling ka na. Anong breakfast ang gusto mong kainin? Magpapadeliver ako. Kaping bigas, sinangag at pineritong tuyo ang gusto kong kainin. Sanay na akong kumain ng simpleng almusal. Hindi ako naghahangad ng mga mamahaling pagkain dahil wala naman akong pambili. Yes, I know. But from now on, you need to change your lifestyle dahil susuportahan kita. Bibigyan kita ng allowance every month para hindi na kayo mahirapan ni Arman. Nabilaukan siya ng laway at nagulat siya sa sinabi ng binata dahil bihira lang ang taong mamimigay ng pera. Alex, hindi ko tatanggapin ang allowance na ibibigay mo every month. Pero pwede bang pautangin mo na lang ako ng puhunan? Promise, ibabalik ko rin kapag malago na ang sari-sari store na itatayo ko sa harapan ng bahay namin. Pikit mata na pakiusap niya sa binata. Ayaw niyang tanggapin ang tulong na ibinibigay ni Alex dahil hindi naman siya mukhang pera. Saka naniniwala siya na mas mabuting tumayo sa sariling paa kesa humingi ng tulong sa kamag-anak at ibang tao dahil ayaw niyang mabaoy paglipas ng araw. Alam nating lahat na ang tulong ay madalas na isinusumbat, lalo kapag galing sa kamag-anak. Kaya naman pilitin nating mag-ipon at magtipid upang meron tayong madudukot na pera sa oras ng kagipitan at hindi kinakailangang mangutang. Ganun ba? Sige, bibigyan kita ng puhunan pagaling mo. Ibalik mo na lang sa akin kapag mayaman ka na. Sige na, o-order na ako ng pagkain natin. May muta sa mata na tumango siya. Nakita niya ang pangisi ni Alex bago ito bumangon. Natatawa ito sa haggard look nito. Pasimple namang sinuklay niya ng daliri ang magulo niyang buhok at tinanggal niya ang muta sa kanyang mga mata. Amor, baka gusto mo ng suklay. Ikaw ah, pinapanood mo ako sa ginagawa ko. Humahagikik siya at binato niya ng unan si Alex. Hindi ah, I accidentally saw you brushing your hair. Bumangon ka, susuklayin ko ang buhok mo. Nahihiya at kinikilig na sinunod niya ang utos nito. Napapikit siya nang sumayad ang suklay sa kanyang anit at paulit-ulit iyong humahagod sa makapal niyang buhok. Open your eyes, Amor. Tapos ko nang suklayin ang buhok mo. Dumilat siya at kinagat niya ang kanyang lower lip nang maamoy niya ang mabango nitong hininga. Gusto mo bang ipusod natin yung buhok mo? Nakita ko na may panpusod ng buhok dyan sa braso mo. Huwag na. Kumakabog ang dibdib na sagot niya at marahan siyang umusog palayo sa tabi nito. Okay. Napatingin silang pareho sa pinto nang biglang may kumatok. Nagmamadaling binuksan iyo ni Alex. Delivery boy pala. Kinuha nito ang paper bag na may lamang pagkain sa kamay ng boy. Thank you. Here's your tip. Thank you po, sir. Order ka po ulit sa restaurant namin, ha? Nakangiting saad nito at tuwang-tuwa ito sa 500 peso bill na tip. Okay, sige. Salamat. Tumatango naman na sagot ni Alex at marahan na isinarado nito ang pinto. Gisingin na natin sila para makapag-almusal na tayong lahat. Ginising niya si Aling Emelia. Si Arma naman ay niyakap kaagad si Alex nang magising ito. Good morning po, Tito Alex. Thank you po sa mainit na yakap kagabi. Napakahimbing po ng tulog ko. Malambing na wika ni Arman. Nakaka-good vibes talaga ang matamis na ngiti ng batang ito. Mabuti naman para mabilis kang lumaki. Kumain na tayo. Magsalo kayo ni Inay, susubuan ko naman si Amor. Alex,
Kaya ko nang kumain mag-isa, huwag mo na akong subuan. Nahihiyang saan niya. I know. Pero mas mabilis kang gagaling kapag sinubuan kita dahil may magic care itong mga kamay ko. Now, open your mouth. Kainin mo itong pagkain na in-order ko para sa'yo. Malambing na paliwanag nito upang siya ay hindi makatanggi sa karisma nitong taglay. Nangangamatis tuloy ang pisngi niyang nginuya ang fried spam and fried rice. Alex, huwag mo naman akong titigan, mabibiloukan ako sa'yo eh. Nabubulo na naman na saan niya. Why? Apektado ka ba sa magic care ko? Nakabungis-ngis na tanong naman ito sa kanya. Oo naman ano, apektado ako sa presensya mo, kaya pwede ba? Huwag mo akong subuan. Okay, I won't feed you anymore pero sabay tayong kumain ha. Okay, sige. Nangangapalang mukha na pagsang-ayon niya sa request nito. Kinuha niya ang plato sa kamay nito at nagsimula na siyang kumain. Umupo sa gilid ng kama si Alex. Kumain ito roon habang pinagmamasdan ang mukha niya. Pagkatapos nilang kumain at hinugasan ng binata ang mga pinggan at pinainom siya nito ng gamot. Amor, ipapasyal ko lang sa mall si Arman. Pagugupitan ko rin siya at bibilhan ko ng bagong sapatos at damit at saka pantalon. Moving up ceremony daw nila bukas. Okay, sige, salamat. Ingatan mo ang kapatid ko ha, para hindi siya mawala sa mall. Nakangiti niyang saad. Natutuwa siya dahil mahilig sa bata si Alex. Of course, aalagaan ko mabuti si Arman para sa'yo. See you later, alis na kami. Teka pala, anong gusto mong pasalubong? Ay nako, wala. Masaya na akong makita na masaya ang kapatid ko. Halos maluha na sagot niya sa tanong nito. Hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon dahil mararanasan ni Arman na magkaroon ng father image sa katauhan ni Alex. 1-year-old pa lang si Arman noong namatay ang ama niya, kaya naman hindi nito naranasan na magkaroon ng ama. Alam niya na panandalian lang ang tulong at kasiyahan na ibinibigay ni Alex kay Arman. Ngunit malaking tulong iyon para sa kapatid niya dahil mararanasan nito kung paanong mahalin at alagaan ng isang mabuting ama. Sa katauhan ni Alex. Ate, huwag ka pong umiyak. Nalulungkot po ako kapag malungkot ka eh. Enjoyin po natin ang buhay na magkasama. Naniniwala po ako na balang araw, aasenso rin po tayo. Nakangiting pagpapaliwanag ni Arman at hinalikan nito ang pisngi niya. Mahal na mahal kita bunso. Huwag kang malikot at huwag kang lalayo sa tabi ni Tito Alex mo, okay? I love you too, ate. Don't worry. Magbe-behave po ako. See you later, ate. Aalis na po kami. Marahan naman siyang tumango at pinanood niya ang paglabas ng mga ito sa pinto. Nagpagupit sila sa men's salon, nag-shopping, naglaro sa time zone at kumain ng Chicken Joy sa Jollibee. Oh, Arman, nag-enjoy ka ba sa ginawa natin? Yes po, Tito Alex. Nag-enjoy po ako sobra. Thank you po ha. Napakasaya at napaka-memorable na araw na to. Hindi ko po ito makakalimutan. Thank you so much din po sa lahat ng material na binili nyo para sa akin. You always made me happy, Arman. Feeling ko talaga isa akong superhero dahil sa'yo. Nakakapagpasaya, nagliligtas ng mga tao. I'm hoping na sana mag-bonding tayo ulit soon. Nakangiti rin na saad niya at ginulon niya pa ang faded nitong buhok. Pwede ka naman pong bumusita sa bahay namin kapag gusto mo akong makita tsaka makausap, Tito Alex. Okay, deal. Umuwi na tayo, tanghali na. Siguradong gutom na ang ate mo at kailangan na niyang uminom ng gamot. Bit-bit ang isang paper bag ay naglakad sila papunta sa exit ng mall. Natigil siya sa paglalakad nang mahagip ng mga mata niya si Monica na kasama ang best friend niyang, si Aaron. Teka, anong ginagawa nila rito? Natural, nagsya-shopping pero bakit magkasama silang dalawa? Kunot noong tanong niya. Teka, baka naman nagkataon lang na nagkita rito sila sa mall. Naguguluhan na pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Tito Alex, may problema po ba kayo? Wala yun. Tipid na sagot naman niya sa tanong ni Arman at ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Maya-maya na lang niya aalamin kung bakit mukhang close na close ang fiancé niya sa best friend niyang, Playboy.
Matamlay na pumasok siya sa loob ng sasakyan at pinatakbo iyon ng medyo mabilis. Oh, kamusta nang pakaramdam mo, amor? Nahihilo ka pa ba at nanghihina? Nakangiting tanong naman sa kanya ni Dr. Castro. Doc, maayos na po ang pakiramdam ko. Bumalik na rin po sa normal ang pagtibok ng puso ko. That's good. Umeepekto na ang gamot na iniinom mo. Kapag hindi ka na nilagnat mamayang gabi hanggang bukas, sa isang araw pwedeng-pwede ka nang umuwi. Bibigyan na lang kita ng reseta at kailangan mong mag-follow up check-up dito sa hospital after 1 week. Okay? Okay po, Doc. Naiintindihan ko po. Salamat. Napatingin siya sa pinto nang magbukas iyon. Magka-holding hands na pumasok sa loob ng kwarto si Arman at Alex na parabang tunay na mag-ama ang mga ito. Good afternoon, Mr. Morales. Mabuti naman dumating ka na. Dahil gusto kong ipaalam sa iyo na kailangan mong paliguan si Amor para lalong guminhawa ang pakiramdam niya. Kailangan niyong maligo dahil sabi mo, kahapon gumulong siya sa basang kalsada. Alam naman nating lahat na ang kalinisan ay importante para hindi tayo magkasakit. Parang malalaglag ang panga niya at muntik na nga rin siyang mahulog sa sahig. Diyos ko naman, paliliguan siya ni Alex. Makikita nito ang katawang lupa niya at fresh niyang spinach. Napakaswerte naman ano. Makakapamasyal ang mga mata nito sa body of wonderland. Okay, Doc. Paliliguan kong mabuti si Amor. Seryosong sagot ni Alex at hindi niya mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Okay, bye. See you tomorrow, guys. Nakangiting pagpapaalam ni Dr. Castro at lumabas na nga ito. Alex, ano ka ba? Si inay na lang ang magpapaligo sa akin. Kaya ko nang maglakad papunta sa banyo. Nahihiya at namumula ang pisngi na saad niya dahil sa sobrang awkward ng situation. Napakainit pa ng topic, parang apoy na bigla na lang nagliliyab. Sige, maligo ka na. Isuot mo tong damit, short at underwear na binili ko para sa'yo. Tumatahi pang dibdib na kinuha niya ang paper bag sa kamay nito at kinakabahan na bumaba siya sa kama. Marahan siyang humakbang ngunit tumama sa sabitan ng dextrose ang daliri niya sa paa kaya naman bigla siyang naupo sa sahig. Aray! Napapikit at nasasaktan na sigaw niya. Hindi mo kasi tinitingnan yung nilalakaran mo, yan tuloy. Naumpog ang paa mo. Medyo pasigaw na saad ni Alex at tinulungan siya nito para makatayo. Inay, ako na lang po ang magpapaligo kay Amor para hindi ka na po mahirapang magbihis sa kanya. Ano ka ba? Ako na lang, iho, nakakahiya naman sa'yo. At napakapangit namang tingnan kung paliliguan ng lalaki ang isang babae na hindi naman niya asawa, no? Ang mabuti pa, pakialalayan mo na lamang si Amor papunta sa banyo. Malumanay na paliwanag ni Aling Emelia. Bilang isang ina ay pinapairal nito sa loob ng bahay ang magandang moralidad at tamang pag-uugali. Tandaan nating lahat na ang respeto at paggalang ay nagsisimula lang sa ating sarili. Kaya naman kumilos tayo ng maayos, magsalita tayo ng may paggalang upang irespeto rin tayo ng ibang tao. Napasinghap siya ng marahas ng hapiti ni Alex ang bewang niya. Kumakabog ang dibdib na sinabayan niya ito sa paghakbang. Eto, umupo ka rito sa bangko para hindi mahirapan si inay na paliguan ka. Ingatan mo rin tong dextrose para hindi mabasa. Pagkatapos mo maligo, tawagin mo ako. Bubuhatin kita papunta sa kama. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha. Pero hindi mo na kailangan pa akong buhatin. Totoo, kaya ko nang maglakad. Hindi naman ako lumpo. Okay, fine. Mag-ingat ka sa paglalakad at paliligo. Uuwi muna ako sa amin. Bukas ng umaga na ako babalik. E-escortan ko si Arman sa moving up ceremony niya. Mag-iiwan din ako ng pera sa mesa para meron kayong panggastos dito sa hospital. See you tomorrow. Malamig pa sa yelo na sambit nito, halatang nagtatampo ito sa kasungitan niya. Gustuhin man niyang maging malambing sa binata, hindi naman pwede dahil wala naman silang relasyon. Saka mayaman ito at dukha lamang siya. Matamlay na binuksan niya ang gripo. Bigla siyang nalungkot sa pag-alis ni Alex. Anak, umayos ka na ng upo at paliliguan na kita. Okay po, Nay. Pinaliguan at pinihisan siya ni Aling Emelia. Sinuklay din ito ang mahaba niyang buhok. The best talaga ang pag-aalaga at pagmamahal ng isang ina. I love you po, Inay. Thank you po sa pagmamahal. Siguro kung wala ka sa tabi namin ni Arman,
Baka napariwara na kaming dalawa dahil wala kaming karamay sa buhay. Ay sus! Ang drama mo naman anak. Alam mo naman na mahal kita at si Arman. Kayong dalawa lang ang kayamanan ko. Buong pagmamahal na saad ng mama niya, niyakap siya nito ng mahigpit. Maghahawak kamay na lumabas sila ng banyo at masaya silang kumain ng tanghalian. Bumili si Alex ng isang dosenang red roses and one box ng Ferrero Rocher na chocolate bago siya pumunta sa condominium building na tinitirhan ni Monica. Excited na ipinasok niya ang susi sa keyhole ng doorknob at pinihit ito ng marahan. Gusto niyang sorpresahin si Monica kaya naman dahan-dahan siyang naglakad papunta sa master bedroom upang hindi makalikha ng anumang ingay. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng master bedroom na yon. Mariing naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang makita niyang magkayakap si Monica at si Aaron. Tumulo ang dugo sa sahig nang bumao ng tinik ng rosas sa malambot niyang palad. Ngunit hindi niya nararamdaman ng sakit noon dahil punong-puno ngayon ng galit at pagkamuhi ang puso niya. Ganon din ang kanyang kaluluwa. Galit na sinipa niya ang pinto at malakas na itinapon niya ang chocolate at ang rosas sa ibabaw ng kama. Alex! Baby! Namumutla ang mukha na sabi ni Monica. Si Aero naman ay natataranta na bumangon at nagsuot ng boxer. How dare you to call me baby? Pagkatapos mong makipaglaro ng apoy sa best friend ko? Tell me, Monica! Kailan mo pa ako niloloko? Mariin na tanong niya, ngunit ayaw niyang sumigaw dahil hindi siya eskandalosong tao. Matagal na kaming may relasyon ni Aaron. Siya ang kasama ko tuwing nagbabakasyon ako sa ibang bansa. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi na kita mahal. Ngunit hindi ko magawa because you're a good provider. Lahat ng luho ko nabibigay mo. Kasosyo mo rin si Papa sa negosyo. I'm so sorry, Alex, for not loving you truly. I tried my best to love you but I can't dahil tumitibok ng mabilis ang puso ko para kay Aaron. Alam ko na maling lokohin ka, but I can't stop myself kissing him and hugging him every cold night. I swear to God, I want to stop but... Enough! I don't want to hear your stupid, lame excuses anymore. And I don't want to talk to you anymore, Monica. Tapos na tayo. Salamat sa peking pagmamahal mo. Enjoy your life to the fullest kasama ang lalaking mahal mo. Ikaw naman, Aaron. Mahalin mo lang mabuti ang babaeng mahal ko because she deserves to be happy kahit niloko niya ako. Taas noong paliwanag niya dahil hindi siya nagloko at hindi rin siya nagkulang. He's matured enough to handle this painful situation. Palayain ang dapat palayain at huwag umasa na magkakabalikan pa sila ng ex niya dahil hindi siya tanga para tanggaping muli ang babaeng tumikim ng ibang lalaki. Sobra-sobra siyang nasasaktan ngayon kaya naman walang lingon sa likod na lumabas siya ng pinto. Ayaw na niyang makipag-usap pa kay Monica dahil wala rin namang mangyayari. Hindi na maibabalik ng paliwanag nito ang masaya nilang relasyon noon. Masaya nga ba o puro kaplastikan lang ang lahat? Yun ang malungkot na tanong niya sa isip niya. Childhood friend niya si Monica, kaklase at palaging kasama sa lahat ng lakad kahit saan man siya magpunta. Minahal niya ito ng totoo at pinagkatiwalaan na niminsan ay hindi niya ito pinagdudahan. Tama nga ang kasabihan na kung sino pa ang taong mahal mo at close friend mo, siya pang manluloko at mananakit sa'yo. Ngayon niya lang na-realize na mas makamandag ang tao kesa sa ahas dahil nakamamatay ang sakit ng love betrayal. Ibinigay niya ang lahat ng klase ng pagmamahal sa babaeng mahal niya pero hindi pa rin sapat dahil hindi talaga sila ang itinadhana para sa isa't isa. Ang tunay na pagmamahal ay binubuo ng loyalty, honesty, patience, and sacrifices. Kung hindi mo pa kayang ibigay ang limang bagay na yan, eh mag-isip ka muna. Don't enter into a relationship upang hindi mo masaktan ang karelasyon mo. Maybe he's really a soft-hearted man, kaya naman naabuso ni Monica ang kabaitan niya. Yes, he loves her so much, but he is not stupid to stay by her side forever.
mapagmahal at mabait siyang lalaki pero hindi siya tanga para magstay sa isang relasyon na hindi naman siya masaya. Learn to run away from toxic people and situations dahil hindi mo kasalanan na masama ang ugali nila. Always wear your pride and dignity and keep being low-key and honest all the time para hindi ka tamaan ng karma. Palagi nating tatandaan na ang karma ang pinakamasakit na ganti ng mga taong inaapi at niloloko because karma can destroy your whole life in just a snap. Broken-hearted na nag-drive siya papunta sa bar. Gusto niyang magpakalunod sa alak para mabawasan ang sakit at kabiguan na kanyang nararamdaman. Alam niya na hindi alak ang sagot sa problema pero pansamantalang mapapatulog nito ang puso niyang umiiyak at sugatan dahil sa panluloko sa kanya ni Monica. Gumising ng maaga si Amor at nag-order siya ng almusal online. Inihanda niya ang white polo, black pants, and black shoes na susuotin ni Arman sa moving off ceremony mamayang alas 8 ng umaga. Bunso, gising na! Malambing na bulong niya sa kanang tenga nito at hinaplos niya ang medyo matambok nitong pisngi. Good morning po ate. Naghihikab na bati sa kanya ni Arman. Nag-inat ito ng braso at kinusot ang mga mata bago tuluyang bumangon. Good morning too, bunso. Excited ka ba sa moving off ceremony mo mamaya? Nakangiting tanong niya sa kapatid. Yes po ate, sobrang excited po ako. Ako rin, excited na. Kisingin mo na si inay, kakain na tayo ng almusal. Sige po. Niyugyog ni Arman ang balikat ni Aling Emelia at hinalikan ito sa pisngi. Ang sarap naman ang alarm clock ko. Matamis na halik ng gwapo kong anak. Nakangiting saad ni Aling Emelia at natutuwa ito sa kabaitan at kaswitan ni Arman. Inay, kumain na po tayo para mapaliguan at mabihisan ko na rin si Arman. Maaliwalas ang mukha na dumulog sila sa mesa. Pinagsaluhan nila ang masustansyang pagkain. Anak, ako na ang maghuhugas at magliligpit ng mga pinagkainan natin ha. Ako na rin ang magpapaligo at magbibihis kay Arman. Umupo ka na lang para hindi dumuguyang nasa dextrose mo. Nax, napakabait talaga ng mama ko. Pahalik nga po. Mwah! Sarap? Hinalikan niya ito sa pisngi. Palagi nating lambingin ang ating ina kahit tayo ay malaki na dahil nagbibigay lakas iyon at ligaya sa kanilang puso at matanda ng katawan. Aro, Diyos ko! Naglambing na naman ang baby damulag ko! Nakabungis-ngis na pahayag ni Aling Emelia at mariin na hinalikan nito ang pisngi ng anak. Siyempre, unika iha mo ko mama eh. Oo na, maiwan muna kita anak. Aasikasuhin ko na muna si Arman. Pinaliguan ni Aling Emelia si Arman, binihisan at sinuotan ng sapatos. Ate, gwapo na ba ako? Aalis na po ba tayo? Excited na po akong umakyat sa stage para tanggapin ang aking diploma. Excited na tanong sa kanya ni Arman. Alas 7 na nga bunso pero wala pa rin si Alex. Siguro nag-overtime siya sa trabaho niya kagabi kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumarating. Ah, ang mabuti pa, tayong tatlo na lang ang umattend sa moving of ceremony mo. Makikiusap na lang ako kay Dr. Castro na tanggalin na tong dextrose ko. Malumanay na paliwanag niya upang hindi sumama ang loob ni Arman. Dahil nangako rito si Alex na dadalo sa moving off ceremony, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Alam niya na madalas mapako ang pangako, ngunit umaasa pa rin siya na darating ang binata kahit late na. Dahil gusto niyang maranasan ni Arman na magkaroon ng father image kahit panandalian lamang. Oh, anak! Ay ako na lang ang aakay kay Arman. Hindi na po, mama. Tayo pong tatlo ang dadalo sa moving off ceremony ni Bunso. Excuse me po, lalabas muna ako. Hila-hila ang sabitan ng dextrose na pumunta siya sa tanggapan ni Dr. Castro. Naabutan niya ito na busy sa pagbabasa ng mga health charts ng mga pasyente. Oh, good morning, Amor. Nakangiting bati nito sa kanya. What can I do for you? Doc, pwede po bang tanggalin na natin tong dextrose ko? Kasi po, gusto kong umattend sa moving up ceremony ng kapatid ko. First time po niyang umakyat sa stage kaya naman po dapat kompleto kaming family.
I understand your feelings, Amor, but you need to take care of yourself too, para hindi mapadali ang pagpanaw mo. Anyway, let's read your health chart last night. Binasa ni Dr. Castro ang health status niya kagabi. Hindi ka naman nanilagnat kagabi, normal na rin ang BP mo. Ang tanong eh, nahihilo at nangihina ka pa ba? Magaling na po ako, Doc, kasing lakas na po ulit ako ng kalabaw. Pwede na ako ulit magtinda ng tuyo at tinapa sa kalsada. Okay, that's good. Papayagan kita na umaten sa moving up ceremony pero kasama ako. Day off ko naman ngayon, kaya naman may libre akong oras para bantayan ka. Ano ho? Gulat na tanong niya. Babantayan siya ng gwapong doktor? Ang haba ng hair, ha? Yup, sasama ako. Para masigurado ko na okay ka na. Saka obligasyon ko na alagaan ka because you are my patient. Malaking halaga rin ang ibinigay sa akin ni Mr. Morales, kaya naman dapat lang na alam ko ang health status mo every second of your life. Medyo nalungkot siya sa sinabi nito kasi umasa siya na totoo ang pag-aalala nito sa kalusugan niya. Yun naman pala ay may involved na pera. Heist, ang hirap talagang hanapin ni Mr. Forever, lalo na kung dukha ka lang. Okay po, Doc. Pumapayag na akong sumama ka sa moving up ceremony. Very good. Now give me your hand. Ako na ang magtatanggal ng dextrose na yan. Po? Pero trabaho po to ng nurse, diba? Yeah, but I can do that too. I am a doctor, so I can do so many things about health and surgery and all. Nakabungis-ngis na saad nito. Naaaliw ito sa pagiging mahihiyain niya. Napalunok siya ng laway nang hawakan nito ang kamay niya at isa-isang tinanggal ang mga tape na nakadikit doon. Tada! Your beautiful hand is free from dextrose. Now you can move properly. Thank you so much, Doc. Excuse me po, babalik na po ako sa kwarto. Magbibihis na rin po ako. Nakayukong pagpapaliwanag niya dahil namumula ang mukha niya dahil sa awkwardness na bumabalot sa buong paligid. Okay, sige. Maghihintay na lang ako sa exit ng hospital. Marahan siyang tumango at nagmadali nang lumabas ng opisina dahil feeling niya ay lumuwag ang garter ng panty niya. Sobrang sweet at sobrang gwapo talaga ni Dr. Castro. Masakit ang ulo na gumising si Alex ng umagang iyon. Naghihikab siya at mahinang napamura. Dahil sa pagkahilo ay nagsusuka siya sa bowl. Medyo marami ang nainom niya kagabi, kaya naman meron siyang hangover ngayon. Damn it! What have I done? Bakit ako nagpakalasing kagabi samantala ngayon ang recognition day ni Arman? Nangako pa naman ako sa bata na ako ang magiging father image niya ngayon. Nakakainis naman. Walang magandang nangyayari sa buhay ng tao kapag inuuna ang emosyon kaysa sa utak. Naiirita niyang saat sa loob ng banyo. Dali-dali siyang nag-toothbrush, nagmumog ng mouthwash at naligo. Formal attire and black leather shoes ang isinuot niya. Mumuya rin siya ng peppermint candy para hindi maamoy ni Amor na amoy alak ang hininga niya. Hindi niya obligasyon na magpa-impress sa dalaga na napulot niya sa gitna ng kalsada. Ngunit nagbitaw siya ng pangako kay Arman na aalagaan niya ito at gusto niya itong maging kaibigan. Kaya naman, kailangan niyang tuparin ang pangakong iyon para hindi masira ang kanyang palabra de honor. Tumakbo siya palabas ng bahay na iyon. Kailangan niyang magmadali upang hindi siya malate sa moving up ceremony ni Arman. Suot ang puting bestida at puting sandals ay pinagmasdan ni Amor ang kanyang sarili sa harapan ng salamin. Ang ganda-ganda ko pala kapag maayos ang damit na suot ko at meron akong makeup. Mukha akong Asian model na kayumanggi ang balat. Amor! Anak! Lumabas ka na riyan sa loob ng banyo. Aba eh, mag-aalas 8 na. Malakas na sigaw ni Aling Emelia sa labas ng pinto. Andiyan na po, inay. Lalabas na po ako. Pasigaw din na sagot niya pero malambing at magalang. Wow, ate! Ang ganda mo! Kamukha mo si Pocahontas. Yung Disney princess na nakatira noon sa bundok. Natatandaan mo ba yung pinanood natin na yun? Namimilog ang mga mata na sigaw ni Arman. Thank you sa compliment, bunso. Nakangiti naman na saad niya. Inay, umalis na po tayo. Nag-iwan po ako ng notes sa ibabaw ng mesa para mabasa ni Alex sa pagdating niya. Marahang tumango si Aling Emelia at sabay-sabay silang lumabas ng kwartong yon.
nakita nila si Dr. Castro na matikas na nakatayo sa exit ng door ng hospital. Sobrang gwapo nito sa suot na white polo and black pants. Mukha talaga itong Korean model na lumabas sa magazine dahil singkit ang kulay itim nitong mga mata at sobrang puti ng makinis nitong balat na parabang hindi nasisikatan ng araw. Hi, Amor! You look gorgeous, ha? Bagay sa'yo yung bestidang suot mo. Nagmukha kang prinsesa. Nakangiting pambobola naman ito sa kanya. Bola nga ba o totoo na? Mahirap umasa kaya naman huwag maging asyumera. Ah, thank you po, Doc. Kalmadong sagot niya dahil ayaw niyang ipinapahalata na kinikilig siya sa kakisigan at kagwapuhan nito. Alam niya na hindi siya magugustuhan ng bilyonaryo, pero wala namang masama na kiligin at mangarap na balang araw ay magugustuhan din siya nito. You're welcome, Amor. Let's go to the parking lot. Tahimik silang naglakad. Natigil si Alex sa pagbaba sa Black Lamborghini nang makita niya si Amor. Nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok at umiimbay ang sexy nitong balakang. Napakaganda ring pagmasdan ng kayumanggi nitong balat na kumikislap tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Napalunok siya ng laway nang tumingin ito sa mukha niya at lihim na ngumiti. Broken-hearted siya ngayon, pero bakit kumakabog ng mabilis ang puso niya dahil sa nakita niyang kagandahan na taglay ng dalaga? Minahal nga ba niya talaga si Monica? O nakontento at nasanay lang siya nakasama ito sa araw-araw dahil ito ang ideal girl ng kanyang mga magulang? Ano nga ba talaga ang kahulugan ng tunay na pag-ibig? At kailan niya mararamdaman ang kilig sa puson na sinasabi ng mga tao? Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya nakaramdam ng kiliti sa puson at kiliti sa puso noong karelasyon niya, si Monica, dahil hindi ito ang babae na kanyang mapapangasawa. Matika siyang naglakad patungo sa tabi ni Amor at pinigilan niya itong sumakay sa expensive car ni Dr. Castro. Amor, I'm so sorry I am late. Madaling araw na ako nakatulog kagabi kaya tinanghali ako ng gising. By the way, sumakay na kayo sa kotse ko para makaalis na rin tayo. And I want to say thank you so much, Dr. Castro, dahil inalagaan mo ang kaibigan ko habang wala ako. Don't mention it. Thank you, Mr. Morales, dahil obligasyon ko na alagaan ang aking pasyente. Nakakatuwa nga eh. Ngayon ko lang naranasan na makipag-bonding sa pasyente ko ng matagal. Nakakataba ng puso ang genuine na pagtulong sa kapwa. Gusto ko ring malaman mo na ibabalik ko sa iyo ang pera na ibinayad mo sa akin because I realize na mas ma-appreciate ni Amor ang serbisyo ko kapag hindi ako nagpapabayad. Napanganga siya at muntik nang matumba dahil sa kaprangkahan ni Dr. Castro. Diyos ko, totoo ba to? My handsome doctor, kinamot ako ng libre. Kinikilig na sigaw naman ang puso ni Amor. Gaga, huwag kang malandi. Naawa lang sa'yo si Dr. Castro dahil alam niyang mahirap ka pa sa daga. Nakaismid na sigaw naman ang kabilang isip niya. I already paid you, Dr. Castro. Hindi mo na yun pwedeng ibalik pa. Now excuse me. Aalis na kami. Kalmadong saad niya, pero umaalo ng matinding iritasyon sa kulay brown niyang mga mata. Hindi siya natutuwa sa kabaitan na ipinapakita ni Dr. Castro kay Amor. Hindi niya alam kung bakit. Dr. Castro, salamat po sa lahat ng tulong mo at pasensya ka na po kung hindi kami sasama sa iyo, ha? Sige po, mauuna na po kami. Malumanay na paliwanag ni Amor at nakangiting tumalikod na sa doktor. Naiinis namang sinundan niya ang dalaga at nakasimangot na binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Alex, galit ka ba? O baka naman may sakit ka? Kasi kanina ko pa napapansin na parang bad mood ka. Nag-aalalang tanong sa kanya ni Amor. Medyo masakit lang ang ulo ko. Kulang kasi ako sa tulog. Ganun ba? Gusto mo, halikan ko yung noo mo at yung ulo mo para matanggal yung sakit. Talaga? Okay, do it. Best medicine raw ang yakapsula tsaka kispirin. Nagpipigil ng ngiti na saad niya. Tumingkayad si Amor at marahan na hinalikan nito ang ulo at noo niya. Damang-daman niya ang mainit at mabango nitong hininga. Ano? Nabawasan na ba ang sakit ng ulo mo? Yes, natanggal na. Parang kinikilig na teenager na sagot naman ito.
at binuhay niya ang makina ng sasakyan. Masaya silang bumiyahe papunta sa Carolina Elementary Public School. Magka-holding hands na pumasok sila sa function hall. Hindi niya alam kung bakit biglang hinawakan ni Alex ang medyo magaspang niyang kamay dahil sa paglalaba. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila dahil iniisip ng mga ito na isa siyang gold digger and prostitute. Yes, gold digger and prostitute dahil multi-billionaire si Alex, kaya naman bakit ito papatol sa babaeng katulad niya na mahirap pa sa daga. Alam niya na importante ang confidence at high self-esteem sa isang tao. Ngunit hindi siya bulag sa katotohanan na magkaiba ang mundo ng mayayaman at mahihirap. Yes, they are both human being but different life status with different lifestyle. Pasimple na hinila niya ang kanyang kamay, ngunit ayaw iyong bitawa ni Alex, bagkos ay lalo pang hinawakan nito iyon ng mahigpit. Teka Alex, bitawan mo na yung kamay ko. No, I can't. Dahil ayokong ma-out of place. It's better to hold your hand tightly para isipin nila na close tayo. Alam mo, kamay na lang ni Arman ang hawakan mo. Siya naman ang dahilan kung bakit andito ka ngayon sa school. Dahil diba, gusto mo siyang samahan na umakyat sa stage? Nanginginit ang tigkabilang pisnging saad ni Amor. Oo, kinikilig siya sa kaswitan nito. Sino nga ba naman ang hindi? Alex Morales is a handsome businessman with tantalizing eyes, reddish lips, and his personality is rare. Kinda sweet and full of integrity. Halos lahat ng babae sa San Miguel ay may gusto rito, kaya naman imposible na magkagusto ito sa kanya. The truth is, I am here because of you, Amor. And especially kay Arman. Andito ako ngayon para maranasan ninyo na magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Siguro iniisip mo na hindi ako bagay sa lugar na to because I am rich and famous. But I am so much happy to be here right now because I feel the simplicity and being kind. Damang-dama ko na meron din pala akong silbi sa lipunan dahil natutulungan ko kayo. Malumanay na pagpapaliwanag ni Alex. Alex, pwede mo naman akong tulungan na hindi hinahawakan ng kamay ko. Alam mo namang maraming malisyoso at malisyosang isip ng ibang tao. Baka isipin nila na babae mo ako o kaya naman prostitute o kung ano paman, kahit hindi naman totoo. So what? Salubong ang kilay na tanong nito. Hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Wala silang ambag sa buhay natin at hindi nila alam kung gaano kahirap ang cycle ng buhay mo araw-araw. Hayaan mo na lang sila na mamatay sa inggit at isipin kung bakit magka-holding hands tayo ngayon. Tama nga naman, diba? Dead mahina lang natin ang mga chismosa at huwag magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Salamat sa magandang advice mo ha, pero kailangan mo na talagang bitawan ang kamay ko dahil kukunin ko na ang sablay. Tinabig niya ng marahan ang kamay ni Alex at marahan siyang naglakad sa bangkong naka-reserve para kay Arman. Kinuha niya ang sablay at ribbon na para naman sa kanya. Nakangiting isinuot niya iyon sa kanyang dibdib. Amor, ako na ang magsusuot ng sablay kay Arman. Malumanay na pahayag ni Alex at isinuot nito ang sablay sa bunso niyang kapatid. Nakangiti na pumila siya sa hanay ng mga magulang. Nagsimula na ang programa at bawat magulang ay nakangiti na inakay ang kanilang anak papunta sa entablado para tumanggap ng parangal at diploma. Sila ni Alex ang nagsabit ng ribbon at medal kay Arman. Nakangiti na nagpicture sila sa ibabaw ng stage. Imahe sila ng isang masaya at kumpletong pamilya. But in reality, hindi naman sila magkadugo at panandalian lang ang kasiyahan na kanilang nararamdaman ngayon. Dahil bukas ay babalik na silang magkakapatid sa squatter area. Magtitinda na ulit siya ng tinapa at tuyo. Ganoon pa man ay masayang masaya siya ngayon dahil naging masaya at makabuluhan ang recognition day ni Arman. Sabi nga ng karamihan, magpasalamat tayo sa blessings na ating natatanggap, maliit man ito o malaki, para lalo tayong pagpalain ni Lord. Congratulations bunso, proud na proud ako sa'yo. Pagbutihin mo palalo ang iyong pag-aaral para matupad mo ang lahat ng mga pangarap mo ha. Nanunubig ang mga mata na saad niya.
Naiiyak siya sa sobrang tuwa dahil lumalaki na ang kanyang kapatid. Thank you so much po, Mama, Ate, sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa akin araw-araw. Para sa inyo po ang medal at ribbon ko na to. Thank you din po, Tito Alex, sa pagdalo po ninyo sa recognition day ko. You're welcome, Arman. Masaya ako na makita kang masaya. Nakangiting sagot ni Alex at ginulo naman ito ang buhok ng bata. Tama na tong kadramahan natin. Kumain tayo sa labas. Akong taya. Mamamasyal tayo sa carnival. Yay! Sasakay kami sa rides! Tuwang-tuwang sigaw naman ni Arman. Masayang umalis sila sa school, papunta sila sa restaurant. Alex, sa Paris restaurant tayo kumain. Mura at masasarap ang mga pagkain doon. No, ayokong kumain sa karinderya. Recognition day ngayon ni Arman kaya dapat lang na sa expensive restaurant tayo kumain. Wala na siyang nagawa nang iparada ni Alex ang kotse sa parking lot ng isang Italian restaurant. Sa bagay, bakit nga ba siya tatanggi e grasya nang lumalapit sa kanya? Maingat na pumasok sila sa loob ng restaurant. Ginaya niya ang klase na pagkilos ng mga mayayamang nandoon. Wala namang masama kung magpanggap na sosyal paminsan-minsan, lalo na kung kailangan. Waiter! Nakataas ang kamay na tawag ni Alex sa servidor. Amor, anong gusto mong kainin? Bahala ka na. Ikaw na lang siguro ang umorder. Hindi ko kasi alam kung anong masarap na pagkain dito sa Italian restaurant. Okay. Let's order one large box ng pepperoni cheesy pizza, paella rice, seafood pasta, one bucket ng crispy fried rice legs, and 4 tall glasses ng cold iced tea. Isinulat ng waiter lahat ng pagkain na inorder ni Alex at ngumiti ito bago umalis. Amor, ngayong magaling ka na, gusto kong lumipat kayo ng bahay. Kasi hindi maganda sa kalusugan mo at ni Arman ang mga basura na nakakalat sa squatter area. Siguradong magkakasakit ka ulit dun. Alex, nagkasakit ako dahil sa pagod, hindi dahil sa dumi. Siguro nga medyo madumi sa lugar namin dahil may mga taong nagtatapo ng basura at mga dumi sa ilog. Pero immune na ako doon at sanay na ang katawan ko sa mga usok na nanggagaling sa pabrika. Gusto kong tanggapin ang offer mo pero hindi ko yun gagawin dahil hindi ako makapalang muka para samantalahin ang kabaitan mo, Alex. Taas noong pagtanggin niya sa tulong na ibinibigay nito. Pinangarap niyang yumaman pero hindi sa ganitong paraan. Dahil ayaw niyang makarinig ng chismis. Siguro nga ay pwede niyang deadmahin ang sinasabi ng mga chismosa. But deep inside her heart, masakit iyon at nakakainis. Naiintindihan ko. At hinahangaan kita. Pero amor, ginagawa ko to para kay Arman. Masyado pa siyang bata para maranasan ang hirap ng buhay. Yes, I understand your point. I am not your relative. I am just a nice guy with a big heart. Tinulungan na kita, bakit hindi pa natin lubos-lubusin? Wala namang mawawala sa'yo kung tatanggapin mo ang tulong ko, hindi ba? Okay, salamat. Pag-iisipan ko. Very good. Kumain na tayo, andito na ang waiter. Dala na niya ang order. Marahan siyang tumango at nilagyan niya ng pagkain ang plato ni Arman. Nilagyan naman ni Alex ng pagkain ang plato niya kaya napanganga siya. Why did you do that? Napa-English siya dahil sa sobrang kaba. Kalalabas mo lang ng hospital, di ba? Kaya dapat lang na alagaan kita. Kumain ka na, ipagbabalat kita ng hipon. Nakangiting sagot naman ni Alex. Kanina pa ito natutuwa sa pagiging mahiyain ni Amor. Ah, hindi. Ikaw na lang at saka si Arman ang ipagbabalat ko ng hipon para makabawi naman ako sa lahat ng kabutihan mo. Nagsastammer na sabi niya. Nakakautal kasi ang kaswitan nito. Feeling niya ay kinikilig din ang kanyang singit at first time niyang kumain kasalo ang gwapo at bilyonaryo na binata. Okay, that's a good idea. Palagay ko, sasarap lalo ang pagkain kapag hinawakan mo. Hindi na lang siya umimik. Nakayuko na nagbalat siya ng hipon dahil ayaw niyang patulan ang pambubola nito. Pambubola nga ba? O masyado lang siyang assuming na may gusto ito sa kanya? Relax lang, Amor. Ikulmo mo ang puso mo at magpabebe ka. Para hindi ka mabuntis, tandaan mo, ang ganyang style ng lalaki kapag may gusto sa babae. Sweet, caring, mabait, pero iiwanan ka pag nabiyak na ang kabebe mo. Nagmamalasakit na payo
ng isipan niya. Tahimik siyang kumain at paminsan-minsan ay sinusubuan niya si Armand. Iniiwas din niya ang tingin sa mukha ni Alex upang hindi siya nito kausapin. It is better to distance your heart from a fake feelings para hindi ka masaktan ng sobra. Palagi rin nating tatandaan na hindi tayo masasaktan at maluloko ng ibang tao kung magiging wais tayo sa pagdedesisyon. Ugaliin natin na pakinggan ang opinyon ng ating utak upang hindi tayo maligaw ng landas. Kinumutan niya ng maayos si Armand at Aling Emelia tapos pinatay niya na ang ilaw. Andito sila ngayon sa bahay ni Alex. Pinilit kasi nito na dito sila matulog ngayong gabi dahil baka lagnatin siya ulit. Nakapangalumbaba na dumungaw siya sa bintana. Pinagmasdan niya ang mga ilaw na nakakabit sa mga poste. Alas 11 na ng gabi ngunit hindi pa rin siya makatulog dahil hindi siya sanay na matulog sa ibang bahay. Kumunot ang noo niya nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng bote sa sahig. Kinakabahang tumayo siya sa pagkakaupo at hinila niya ang wooden cabinet. Ipanghahampas niya sa mukha ng magnanakaw. Kumakabog ang dibdib na sumandig siya sa dahon ng pinto. Pilit niyang pinakikinggan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa labas. Bakit may boteng nabasag? Manluloko siya! Malakas na sigaw ni Alex mula sa living room. Halatang lasing ito at umiiyak. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto at marahan siyang naglakad papunta sa sala. Nakita niya roon ang binatang nakasubsob sa center table. Lasing ito at pinagpapawisan. Napapikit siya ng masagi ng paa nito ang bubog na nakalatag sa sahig. Nagmamadaling nilapitan niya ang binata at tinapik niya ang pisngi nito. Alex, humiga ka muna sa sofa para hindi bumaon ang bubog sa talampakan mo. Aalalayan kitang tumayo, okay? No, I don't want to sleep. Just leave me alone. Because I want to be alone. Lasing na sagot naman ito. Tell me, may problema ka ba? Kaya ba dito mo kami pinatulog para meron kang makasama? Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo para gumaan yung pakiramdam mo. Niloko niya ako. I saw her naked kissing my best friend. It's really hurt and sad to let her go but it's the only thing I can do to ease the pain. Magmumukha akong tanga at talunan kung pipilitin ko siya na manatili sa tabi ko. I tried my best to let go this dumb feeling but I can't. Because it's really hard to move on. Hindi ganun kadaling kalimutan ng babaeng minahal ko sa loob ng 2 taon. Tumutungga ng alak na paliwanag nito. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo dahil mas masakit pa nga ang karanasan ko sa iyo eh. Namatay si Papa ng maaga. Mahirap kami at walang maayos na buhay. Pero heto, nanatili kaming matatag sa hamon ng buhay. Mabilis mong makakalimutan ng sakit kung iisipin mo ang mga nakaka-turn off na ugali ng fiancé mo o kaya naman, palaging mong isipin na mas mahal niya ang best friend mo kaysa sa'yo para mabilis kang makamove on. Malungkot na pagpapaliwanag niya. Biglang kumirot ang kanyang dibdib dahil may ibang babaeng mahal si Alex. Ito na nga bang sinasabi niya, huwag maging asyumera para iwas broken-hearted, di ba? Saka, bakit kaya ganon, ano? May mga taong walang pakialam sa damdamin ng iba. Oo, nobody's perfect. Pero siguro, pwede namang makipaghiwalay muna bago pumatol sa iba. Para hindi naman masyadong masakit, di ba? Nowadays, it's really hard to find a true love dahil material na bagay at pera ang importanteng bagay dito ngayon sa mundo. Love is all around us, pero nasaan? At sino nga ba ang soulmate natin para hindi na tayo magkamali? Yan ang mga tanong na palaging gumugulo sa isipan natin pero hindi natin alam ang sagot. Sa mga katulad nila na broken-hearted, makahanap pa kaya sila ng true love? At paano nila i-handle ang sakit na kanilang nararamdaman? This story is about how to fix a broken heart and how to love and trust again with someone you don't know after you get hurt. Amor, ayokong isipin ngayon si Monica. Gusto ko lang magpakalasin para mawala sa isipan ko ang nakakasukang tanawin na nakita ko kanina. Naduduwal na saad nito. Umiiling na inagaw niya ang bote sa kamay nito at itinulak niya ito pahiga sa sofa. Ngunit pareho silang bumagsak doon dahil hinila naman ito ang kamay niya. Halikan mo ko.
Yakapin mo ko para mabilis namang maglaho ang sakit at kalungkutang nararamdaman ko. Nakakaakit na bulong nito sa tenga niya. Ganito ang ibang lalaki kapag broken hearted. Naghahanap ng panandali ang sara para makalimutan ng sakit. Kaya naman girls, kilalanin muna nating mabuti ang lalaking sasagutin natin upang hindi tayo magmukhang kawawa sa bandang huli. Hindi tayo maging rebound girl, hindi ba? Nakasimangot na tumayo siya at hinampas niya si Alex ng unan sa mukha. She is poor, working student, but she is not desperate and liberated to be his rebound. Hindi siya susunggab na lang ng magandang opportunity na to para angkinin ito sa maling paraan. Oo, nangangarap siya na sana magustuhan din siya ni Alex balang araw at sa tamang paraan. Hindi naman sa santong paspasan. Dahil ang pag-ibig na huwad ay mabilis maglaho at kailanman ay hindi siya magiging masaya dahil naglolokohan lang silang dalawa. Alam mo, matulog ka na lang. At hindi ako desperadang babae na makikipaglaro ng apoy sa lasing na bilyonaryong katulad mo. Mainit ang ulo na saad niya. I am not really drunk. Nakainom lang ako. Hindi siya sumagot. Nakasimangot na pumunta siya sa kusina. Kinuha niya ang basket, tambo at dustpan. Nilinisan niya ang living room. Dinakot niya ang lahat ng bubog at inilagay niya yon sa basket. Tapos naglagay siya ng malamig na tubig sa plangganita. Pinunasan niya ng basang bimpo ang maskuladong katawan ni Alex para guminhawa naman ang pakiramdam nito. Hindi kita boyfriend. Pero nasasaktan ako na makita kang malungkot dahil sa ibang babae. Siguro nga gusto na kita pero suntok sa buwan na maging tayong dalawa dahil ginto ka at kalawanging bakal naman ako. Ay, buhay, napaka-unfair ng mundo. Inaantok na himutok niya. Sumubsob siya sa gilid ng sofa. Babantayan niya ang binata hanggang sa sumapit ang umaga. Masakit ang ulo na dumilat si Alex. Inaantok na pinagmasdan niya ang magandang mukha ni Amor. She's sleeping like a newborn baby. Nakangiting komento ng isip niya. Dahan-dahan siyang bumangon at kinarga niya ang dalaga. Inihiga niya ito sa maayos na sofa. Kung alam ko lang na babantayan mo ako, sana sa kwarto ako uminom kagabi para hindi ka nangalay. Medyo magaan ang pakiramdam niya matapos niyang uminom kagabi at maglabas ng sama ng loob kay Amor. Napatingin siya sa hagdan nang makarinig siya ng sunod-sunod na yabag. Nakita niya si Arman na naghihihikab. Good morning, bunso! Nakangiting bati niya rito. Gusto niyang maging masaya at maging makabuluhan ang araw na ito para merong magandang memory ang magkapatid sa loob ng bahay niya. Good morning din po, Tito Alex. Salamat po, tinawag mo akong bunso. Nanunubig ang mga mata na sagot nito. Niyakap niya si Arman at hinalikan niya ito sa ulo. Broken-hearted siya ngayon pero hindi yun hadlang para magpasaya siya at magpangiti ng bata. Gagawin niya ang lahat para maging komportable ito sa kanyang tabi dahil naniniwala siya na kahit sinong lalaki ay pwedeng maging ama sa mga bata na hindi niya tunay na anak. Tears of joy ba yan? Yes po, Tito Alex. Umiiyak po ako sa tuwa dahil after 6 years, may lalaking tumawag sa akin ng bunso. Thank you so much po ulit. Nakangiti pero umiiyak na saad ni Arman. You're welcome. Magluto na tayo ng breakfast para pagising ni Ate Amor mo at inay. Kakain na lang sila. Okay po. Magka-holding hands na pumunta sila sa kusina. Magkababanding sila ngayon na parang tunay na mag-ama. Kung hindi siya kayang mahalin ni Monica, ibibigay niya sa deserving na tao ang nararamdaman niyang pagmamahal para rito. Always remember that don't settle for less. Don't beg for love and never ever kneel down on someone doesn't deserve your love and loyalty because you deserve better. You deserve someone who can see your worth and love you endlessly. Tito Alex, ano pong lulutuin natin? Malumanay na tanong sa kanya ni Arman. Pancake, bacon, and boiled egg. Ikaw ang maghalo ng pancake mix. Ako naman ang magluluto. Talaga po? Masarap po yun. Yup, masarap na breakfast ang lulutuin natin kaya naman simulan na natin ang pagluluto. Inilagay niya ang chocolate pancake mix sa malaking ceramic bowl. Magkatulong na hinalo nila iyon at magkatabi na nagluto sila sa kalan.
Nagising si Amor dahil sa mabangong amoy ng bacon. Nagtatanggal ng muta na bumangon siya. Pipikit-pikit na pumunta siya sa kusina. Napatigil siya sa paghakbang nang makita niyang tinuturuan ni Alex si Arman na magluto ng pancake. Naninikip ang dibdib na sumandal siya sa pader. Natutuwa siya na medyo malungkot dahil masaya ngayon ang kapatid niya. Tapos mamaya ay malungkot na naman dahil babalik na sila sa realidad na sila ay mahirap lamang at hindi sila tunay na kaibigan ni Alex. Nagpipigil ng luhang pumunta siya sa kusina. Tumikim siya ng malakas para kuhain ang atensyon ng mga ito. Good morning po ate. Tinuturuan po ako ni Tito Alex na magluto. May hawak na sandok na saad naman ni Arman. Ganun ba? Mabuti naman bunso, marunong ka na magluto. Oo nga pala. Gisingin mo na si inay. Sabihin mo, kakain na tayo. Sige po ate. Alex, hindi mo na dapat sinasanay si Arman na kasama ka dahil uuwi na kami mamaya sa bahay namin. Naisip ko na mas mabuting maghiwalay na tayo para makapag-move on ka ng maayos. At saka, nakakahiya kung magsistay kami rito sa bahay mo dahil hindi mo naman kami kaano-ano. Amor, mas mapapabilis ang paghilom ng sugat sa puso ko kung kasama ko kayo. Dahil napakabisang gamot ng inyong mga ngiti. Saka hindi ako nakakaramdam ng sakit at lungkot kapag kausap ko si Arman. Yes, hindi kita kamag-anak o kadugo pero pareho tayong tao na may mabuting kalooban. Pwede nating gamutin ang sabay ang puso nating nasasaktan at nalulumbay. Alam ko na magkaiba tayo ng estado sa buhay. Pero hindi naman ang kahirapan mo ang gusto kong maging kaibigan, kundi ikaw, si Aling Emelia, si Arman. Please, let's just be friends until we get really close to each other. Okay. From now on, we officially friends. Pero hindi ako titira rito sa bahay mo ha. Nakakahiya kapag nagsama tayong dalawa sa iisang bubong. Hindi naman tayo mag-asawa. Mahirap siya at hindi pa tapos sa pag-aaral, ngunit hindi siya kaladkaring babae. Saka alam niya ang ibig sabihin ng good manners and right conduct. Sabi nga ng karamihan irespeto mo ang sarili mo para irespeto ka rin ng ibang tao. Love and respect yourself for a better life. And always think positive para iwas stress. Okay, edi ibibili na lang kita ng bahay dyan sa may Zamora Subdivision. Kung ayaw mong tumira rito sa bahay ko. Kumakamot sa kilay na saad nito. Nasistress ito sa pagiging makaluma niya. Simpleng bahay lang okay na. Okay na sa akin yung mga ganun. May ilaw, may tubig, may banyo. Ang dami mo namang arte. Reklamo ka ng reklamo, hindi naman ikaw yung gagastos. Umupo ka na nga lang, kakain na tayo. Andito na si Arman at saka si inay. Nakasimangot na saad ni Alex at umupo ito sa antigong bangko. Natatawang umupo siya sa tabi ng binata at nilagyan niya ng pagkain ang plato nito. Nagtimpla rin siya ng black coffee pang tanggal ng hangover. Amor, subuan mo naman ako ng pancake para meron tayong sweet memory na maiiwan dito sa kusina. Pabebing hiling sa kanya ni Alex. Okay, say ah! Nakangiting sinubuan niya ng pancake ang binata at hinalikan nito ang palad niya. Ate bagay kayo ni Kuya Alex. Kinikilig na tili naman ni Arman. Nag-echo sa loob ng kusina ang matinis nitong boses. Pinagtagpo sila ng tadhana at pareho silang broken-hearted at hindi alam kung saan hahanapin ang tunay na pag-ibig. Pero tuwing sila ay magkasama at magkausap, napapangiti nilang isa't isa at gumagaan ang kanilang pakiramdam. Hindi kaya sila talaga ang itinadhana para sa isa't isa? If ever na sila ang magkatuluyan, siguradong matutuwa si Arman dahil gusto nito na maging tunay na kuya si Alex. Nakangiti na dumungaw siya sa bintana nang marinig niya ang malambing na boses ni Alex. 6 months na itong naniligaw sa kanya pero hindi pa niya ito sinasagot. Dahil sinusubukan niya kung gaano kalalim ang pagmamahal at paggalang nito sa kanya. Maraming nangyari sa loob ng 6 na buwan. Nakilala niya ang buong pamilya ni Alex. Bumili ito ng bahay sa bayan. Nagpatayo ng sari-sari store at laundry shop kaya naman hindi na siya nagtitinda ngayon ng tuyo at tinapa sa lansangan. Araw-araw siyang nag-iipon ng pera upang mabayaran niya ang binata kahit hindi naman talaga ito naniningil. Honey, I love you and your beautiful face is like a moon shining in the dark like expensive gold.
nakangiti na kanta nito. Ay sus, pinubola mo na naman ako. Pumasok ka nga rito sa loob ng bahay, baka abutin ka pa ng ulan dyan sa labas. Okay po, honey. Kinikilig na sagot nito. Gumagamit sila ng po at opo tuwing nag-uusap sila para masanay si Arman na gumalang sa matatanda. Ang mga magulang ang unang nagtuturo ng magandang asal at wastong pag-uugali sa kanilang mga anak. Kaya naman kailangan nilang maging good role model sa loob ng tahanan. Kumain ka na ba? Hindi pa, pero may dala akong pagkain. Ensaymada at baked macaroni. Ito ang binili ko kasi paborito mo ang mga to. Natatakam na kinuha niya ang paper bag na may lamang pagkain. Kumunot ang noon niya nang makita niya ang maliit na red box. Dinampot niya ito at saka iyon kinalog. Ano to? Dessert? Bumili ka na naman ng expensive chocolate? Honey, buksan mo para makita mo ang laman. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Literal na nahulog ang panga niya nang makita niya ang isang diamond engagement ring. Teka, para sa akin ba to? Hindi pa naman kita sinasagot ah. Garalgal ang boses na tanong niya. Naiiyak siya sa pagiging advance ng pagmamahal nito sa kanya. Yes, you never said that you love me. But I felt it that you love me too. Ayaw mo lang aminin dahil natatakot ka na pumasok sa isang seryosong relasyon. I am also afraid to fall in love again pero nawawala ang takot ko kapag kasama kita. Kaya naman alam ko na ikaw na ang tamang babae para sa akin, amor. My beautiful honey, will you marry me? Buong puso mo bang tatanggapin ang apelyido kong Morales? Tumatahip ang dibdib na tanong sa kanya ni Alex kahit kinakabahan ito. Yes, Alex. I am 100% sure na pakakasalan kita. Walang kagatul-gatul na sagot niya sa marriage proposal nito. But what about your parents? Paano kung hindi sila pumayag? They will like you and love you. I'm sure of that. Dahil araw-araw kong sinasabi sa kanila na mabait ka, maganda, masipag at family-oriented. At saka favorite ka ni Mama, no? Palagi ka nga niyang iniimbitahan na mag-dinner sa bahay. Sigurado ako na matutuwa sila kapag nalaman nila na engaged na tayong dalawa. Nakangiti na paliwanag nito. Ang tunay na lalaki ay ipinagmamalaki sa magulang at ibang tao ang girlfriend o asawa niya dahil ito ang makakasama niya habang buhay. Tandaan niyo boys, kayo ang superhero at matibay na sandala ng misis ninyo, kaya naman huwag ninyo silang sasaktan dahil walang kwenta ang lalaking nananakit at nanloloko lang ng babae. Grabe ka ha, nauna pa talaga ang engagement ring bago ang matamis kong oo. Ang lupit talaga ng pag-ibig mo, Alex. Kaya naman I'm just wondering kung bakit ka niloko ni Monica. Hey honey, don't talk about the past. Dahil hindi na importante ang bagay na yun. Ang kailangan nating pag-usapan ngayon ay kung anong magiging setup ng ating relasyon. Magpapakasal na ba tayo agad o hindi pa? Uy, syempre hindi pa no. Huwag nating madaliin ang ating relasyon para hindi tayo magkamali. Hayaan na lang natin ang panahon ng magpasya kung ano ang magiging kapalaran nating dalawa. I know you love me, and I love you too. And I believe na tayong dalawang magkakatuluyan kapag patuloy nating pinalago ang pagmamahala natin. Malumanay na paliwanag niya. Love is not a race. It's a wonderful feeling that you can cherish every day. She knows that it's really hard to find a true love, but God has a way to find it on the right time. Just keep believing na makikilala mo rin ang taong para sa'yo pagdating ng tamang panahon. Okay. From now on, fiancé na kita and brother na ako ni Arman. Alam mo naman na tunay na kapatid ang turing ko sa kapatid mong yun. Alex Morales is a real man. Minahal siya nito ng totoo at ni minsan, hindi nito pinintasan ang katayuan niya sa buhay. Bukas ang mga mata na tinanggap nito ang katotohanan na siya ay mahirap lang. Yes, I am your fiancé now. Thank you for not giving up on my pakipot attitude. Alam mo naman na gusto ko lang makasigurado kung totoo nga ba ang pagmamahal mo. Sobrang saya ko ngayon dahil minahal mo ako ng wagas at hindi mo ako ginawang panakitbutas lang. I love you, Alex Morales. You are my handsome superhero, my best friend, at utangan ko kapag wala akong pera.
Natawa naman si Alex sa sinabi niya. Kiss me. Halika't mainit na yakap mo ang gusto kong kabayaran sa lahat ng tulong na ibinigay ko sa'yo. Ay sus! Gusto mo lang talagang makaskor, no? Sige na nga, halika na nga kita. Kung pipikit ka. Ano ba yan? Bakit palagi na lang may kondisyon? Ano yun? Ang daya naman. Bakit smack lang? Dapat mariin. Saka dapat may tunog na chup-chup. Diyos ko, Alex, bunga nga mo marinig ka ni inay. Palinga-linga sa loob ng bahay na tinakpan niya ng palad ang bibig ni Alex. Practice lang naman, honey. Baka makalusot. Che! No, kiss lang ha. No lovey-dovey hanggat hindi pa tayo ikinakasal. Dahil ang tunay na lalaki, inirerespeto ang babaeng mahal niya. Mahal niya si Alex pero hindi siya easy to get na babae. Na basta na lang bubukaka dahil nagsabi ito ng I love you. Bilang babae ay kailangan niyang maging good role model para pamarisan siya ng ibang kababaihan. Tandaan niyo girls, hindi kayo mabubuntis ng maaga kung hindi niyo ibubukaka ang inyong kabebe. At huwag kayong magpapabola sa lalaki dahil sobrang hirap ng buhay ngayon, sobrang mahal ng mga bilihin. Sorry na, excited lang naman akong yakapin ka. 6 months na tayong nagliligawan pero ngayon mo lang ako hinalikan sa gilid ng labi. Napakakuripot mo naman. Nakangusong pagpapaliwanag naman ni Alex. Wala sa plano nito na mahalin si Amor pero kusang tumibok ng mabilis ang puso nito para sa dalaga. Love moves in mysterious ways, ika nga. Na-inlove siya nang wala sa plano pero sa tamang tao. He is happy seeing her smiling and bubbly each and every day. Ang pag-ibig ay parang mahika na kusang pumapasok sa puso ng mga tao para maghasik ng pagmamahal at kabutihan sa buong mundo. Okay, fine. You want to kiss and hug me? Then marry me tomorrow para magsawa ka sa kamandag ng init ng pag-ibig ko. Kagatlabing pahayag niya at humakbang siya palayo sa tabi ni Alex nang akmang hahalikan siya nito ulit. Ano ba yan? Ang daya mo naman. Pakipot ka talaga. Ikakasal na nga tayo bukas oh. Hindi pa rin ako nakakahalik sa'yo. Tumatakbong sigaw naman ni Alex. Habulin mo muna ako. Nakabungisgis din na sigaw niya. Naghabulan sila sa loob ng bahay kasabay ng malalakas na buhos ng ulan. Sobrang lamig ng hangin na dumadampi sa kanilang balat, ngunit bumubuga ng apoy ang kanilang mga puso. They strongly in love to each other dahil sabay nilang ginamot ang kanilang puso na minsan ang nasaktan. Love, it's so painful sometimes, but you can endure the pain kapag alam mo sa iyong sarili na you deserve someone better. Humihingal na bumagsak siya sa sofa nang hapitin ni Alex ang bewang niya. I got you, beautiful. Tumatahip ang dibdib na saan niya. Natigil naman si Amor nang biglang lumapat ang basa nitong labi sa labi niya. Tutugunin sana niya ang matamis nitong halik kaya lang ay bigla itong bumangon. Dahil lumabas sa kwarto nito ang mama niya. Good evening po, inay. Good evening din sa'yo, iho. Pasensya na, naistorbo ko ang lips to lips niyong dalawa. Nakabungis-ngis na pahayag ni Aling Emelia. Inay naman eh. Kakahiya. Nakayukong saad niya pero napatawa naman siya ng malakas. Humagalpak din ang tao si Alex at sumubsob ito sa maputi niyang liig para itago ang namumula nitong mukha. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki na kanyang minamahal dahil alam niya na kahit kailan ay hindi siya nito bibitiwan. Mahirap, problemado, at malungkot siya noon. Pero hindi siya nagpatalo sa mga problema dahil ang problema ang ginawa niyang inspirasyon para magtagumpay sa buhay. At naniniwala siya na may magandang plano sa kanyang Panginoon at may tamang tao na nakalaan para sa kanya. Kaya naman natagpuan niya ngayon ang kanyang one great true love. Don't stop dreaming and keep chasing it. Magdasal din tayo araw-araw mula sa ating mga puso para gabayan tayo ni Lord at ibigay niya kaagad ang ating mga hinihiling. Palagi nating tatandaan na nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Hindi natin maaabot ang ating mga pangarap kung hindi tayo kikilos. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaaba.
Julio pa.